Magandang hapon po sa lahat. Sa Visayas Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ang another coins. At ito po ay ating hiling, mangulikta ng barya. Kaya ko tayo nandito nagsiselling ng kanilang mga alaga, ang aking mga koleksyon. At isa ho tayong kolektor, ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins. Ayan. Nagsiselling natin ng halaga ng mga barya natin dito para malaman natin ang tunay na presyo po. Ayan, hihingi lang po sana ako ng pabor kasi at malaking tulong na po sana ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron na naman tayong pag-usapan dito sa ating munting channel. Ayan po. Ayan, ibabahagi natin sa inyo ang kanyang presyo at halaga nito. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay old coins. Old coins na. Ito po ay 50 centimos po ni Marcelo H. Del Pilar. Ayan, year 1974. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin muna natin siya bago natin makita ang kanyang presyo. Ayan. Issue po, Philippines po, Period Republic 1946 up to date po. Type nito, standard circulation coins. Years 1967 hanggang 1974. Value nito, 50 centimos po. Currency piso, 1967 up to date po. Composition po niyan ay nickel brass. May bigat lamang 8 grams yan. May habang 20.5 mm. May kapal po yung 1.95 mm. Hugis po niyan, syempre bilog. Orientation niyan ay coin alignment. Itinigil naman ang paggamit sa barya na ito ng Pilipinas noong January 2, 1998. Number N-4515. Reference number KM-200. Siya po si Marcelo H. Del Pilar po. Ayan. Yung kanyang nasa likod po, ito po ay coat of arms of the Philippines. Dalawang klase pong inilabas. Ayang barya dito sa atin. Pero ito pong itong hawak natin, ito po ay 74% Denver Mint and San Francisco Mint. Ito po ay 16%. Ayan. Kung ilang piraso naman ang pinagawa sa barya nito, ito po ay 500 million, 104,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com. Ayan. Binigyan na po ng presyo ng ating numista. At doon naman talaga tayo, ayan, nabubulo na. Talaga tayo bumabase ng mga presyo ng ating mga coins. Ayan. Ayan. Yung kanyang very fine 25, extra fine 28. Dako naman tayo sa presyo doon sa pandaigdigan nito. Doon sa ating ev.com, nakakita ko tayo nagbebenta nito ng $10. Nasundan po yan ng $7.2. Ang pinakamalit po na bintahan doon ay $3.95. Dako naman tayo sa Carousel PH. Ayan. Sa Carousel PH naman po, nakakita ko tayo nagbebenta doon. Ayan. 60 pesos po. Ayan. May nagbebenta doon ng 100 pieces nito. Ayan. 100 pieces po. Nagkakahalaga po ng 20,000 pesos. Ayan. 200 piraso po. Binibenta niya po ng 20,000. Nasundan po ito ng 50 pesos, yung pinakalas. Ayan lamang po ang aking may babahagi, sagad na ang kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong dako ng mundo po, keep safe po sa lahat and God bless.